Magandang araw po mga katropa. Sa umagang ito, magre-repeat tayo ng isang rotor disk. Okay, simulan na tayo. Kailangan kapag kaporjo ang ating chuck na ginamit, ang higpit mo nito kailangan magkabilaan po mga katropa. So kailangan sa kanya mga katropa is 100% sentrado siya. So para mangyari yun, ganito gagawin natin. Tatapatan natin sa isang surface gauge mga katropa. Okay na. Malapit na siyang masentro mga katropa. Kahapon, yung ipiniture ko sa inyo, yung isang rotor disc na yun, yun po ay sa Pajero po yun. So itong rotor disc na ito, sa Fortuner po ito. Magkaiba po yun kaysa kahapon. Salamat man. Linggo na pwede. So isisintro po muna natin yung labas niya para ang concentricity niya parehas. Hindi po pwede mag-repeat tayo na ito lang ay sinisintro pati itong labas. Kailangan nakasintro din po ito. So kapag ka malapit na siyang masintro, pitan mo na lahat ang joke. Tapos balik tayo dito sa kanyang mukha. So almost 100% po mga katropa. So halos 100% na po mga katropa, pero mayroon pang konting-konti. So 99% na po yan mga katropa. Ayan na po. So dahil nasintro na natin yung mukha at saka outside, higpitan natin ang tubo. Checkin natin ulit yung kanyang sintro sa gilid. Malawas. Okay na mga katropa. Simula na tayo, magre-repeat na tayo ngayon.
pa pala nakaswitch yung makina. Ito na po mga tropa, magsisimula na po tayo. Mayroong konting diferensya mga katropa. Mayroong konting diferensya. Tanggalin natin yung diferensya. Buang na ko na, pero na, may nakilala ko na ito.
click mo doon guys. So ito na po mga katropa, malapit na po siya. Pag nakarating siya rito mga katropa, okay na po yun. Pero ang sabi ko sa inyo kanina, babalikan natin yung protein na to. It is hindi inamot ng tolbit. Mamaya mga katropa. Malapit na po mga katropa, lumagpas yung dito po yun na yun, pabalik pa tayo sa parada kasi hindi ito inabot, kailangan maabot yan kasi pag hindi inabot yan ang brake pad 100% yung brake pad lalapat yan, pag hindi inabot yan yung pulso niya hindi lalapat ang brake pad, mahina pa rin ang preno mo. Panggira ko sa tabi konting-konting na lang mga tropa, pag naabot yan, mabalik tayo sa pasada po ulit. Para yung buong mukha ng rotor disc, maabot ang brake pad. Tandaan natin mga katropa na ang rotor disc meron siyang kinatawag na minimum thickness. Meron siyang desired thickness na pag naabot na yung thickness na yon, tatapo na po ito, papalitan na po ito mga katropa. So lumagpas na po mga katropa, patayin natin mahina mga katropa. So isang pasada pa para maabot natin lahat. So ito na yung huling pasada mga katropa kasi pag hindi natin inabot lahat ng short piece na yan, pwede magka-problema si sir sa kanyang preno. Pag hindi inabot itong pinalawang na forger na ito. Pero sa ngayon, na inabot na yan, isyan na kayo mga katropa, meron akong meron akong guwapo. Ito yung aking mga masugid na mga customer. Hindi nakakalimutan itong mga customer na ito eh. So ayun na mga katropa, magkaiba pong finish niya kasi dito. Mas pag-init ko ngayon dahil ang thickness ng dahil ng kulbit na ngayon ay hindi manipis. Thank you.
Sila tractor ba yung ginuno na? Hindi ito matanggok. Ito ang labor of war na ito. Ito ang labor of war na ito. So mga katropa, nangangalahati na po tayo mga katropa. Parati mo pa, parati mo sinasabi sa inyo na huwag kayo mag-short ng long sleeve. Lahat, unsafe po yun, unsafe yun mga katropa. Kung ano nakikita nyo sa akin ngayon, yun lang. Walang glove, walang long sleeve. Dahil pag long sleeve, pwedeng kainin nung crab. Kapag may gloves naman, kakainin din nung workers. Siyempre, kung minsan, hihihip po tayo dyan, mga katropa. Hindi natin maiwasan yun. So, para maiwasan yun na hindi tayo magsiginti, huwag tayong mag-short ng gloves, long sleeve, mga naglaylay na mga buhok, mama, always keep safe. Malapit na po tayo mga katropa. Mga 1 inch na lang po yan mga katropa. Pagkatapos yung mga katropa, lilipat tayo sa kabila. Sa previous videos ko sa inyo, sinabi ko sa inyo na kapag ka nag-repeat tayo ng rotor, hindi po pwede balik tayo. Kung sino naman yung nakapanood sa mga previous videos ko, sinabi ko doon, ang rotor, this, hindi pwede baliktarin kapag pinamachine. Kailangan i-machine siya in the same position, in the same setting, nagawa kang alam sa special. Yung siya naman natumabi. Tapos ko na kayo. Atay na. So magbabalik na po tayo mga katropa sa kabilang side na po tayo.
So ganito po 'yon, ang posisyon ng tulpos ay ganito po 'yon. So ganyan po ang magiging posisyon ng tulpos. Kasi ang importante po naman katropa, hindi natin babaliktarin yung tulpos. Ngayon pag biniliktad natin ang rotor disc, papakakanya dito sa pedal. Ang pedal niya mga katropa, balikot. Pedal. Kasi yung parallelity, nitong surface, surface, hindi na yung mag 100%. Subscribe po. So ito, ganito po yung position yung mga tropa. Tanggalin po natin. Magpapalit po tayo ng rear cutting tool. Ang itsura po niya mga tropa ganito. So kapag binaliktad natin yung mga tropa, ulit-ulit na lang ako sasabi sa inyo. Kapag binaliktad natin yung rotor, isisimple natin ulit, huwag nyo gawin yun. I-re-repeat mo siya in the same position, same sitting, same concentricity, same centerness. Busy boy na eh. Sisi na mga tropa. Lama sir, yep. Injector, facelift, retreat, back to standard. So ipapakita ko sa inyo yung kabilang side mga katropa. SR number. Oh, malapit na pa tayo, malapit.
pick-up tayo, mga katropan. Hindi ako lang kabalik, kaysa pasada pag-uya. Dahil meron hindi inabot ang portion. Ada apa po, mga katropa? Sa pangalawang pasada po, mga katropa, ang nangyayari, halos inamot ang mga katropa. Halos 99% ng kanyang showcase inabot na. So tama na po niya mga katropa. Magsuot ng safety glass. For your eye protection, mga katropa. Thank you.
Okay na lang po tayo, mga katropa. Patayin natin yung makina. So kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, share, at subscribe. Nandito na lang po.